So, magandang umaga. Itong operational briefing natin ay magiging short and clear lang. Hiningi ko lang ang inyong full cooperation and coordination. Maaari lang po, pakipatay po ng ating mga cellphones and radios para maiwasan natin ang mga disturbances. Para po sa Rizal earthquake incident, ito po yung magiging incident objectives natin para sa operational period September 17, 0800 hanggang September 18, 0800. Una-una, to ensure safety of the responders and general public all throughout the operational period. To evacuate displaced families to a safer location within the next 4 hours. To conduct search and rescue to trap victims at reach schools within 4 hours. Pwede niyo po siya makita sa ICS 202 para sa reference. Para naman sa situational update, andito po ang ating operation section chief na si Patrick Ponceran. Hello, good morning. So nakikita po natin dito sa map, nung sa lugar na Rizal, nung 1000s, so naapektuhan ang Rizal ng earthquake and then nagkaroon ng landslide dito sa east and west. And then ang malaki pong naapektuhan na lugar dito sa Rizal is yung bandang south and east, especially po yung Ridge School. So may nakuha na tayong update na merong namatay. And then may nawawala at almost 200 na families po na nawala ng tirahan. So right now po, September 17, meron na po tayong dumating na po yung mga requested natin na equipments. So equipments and resources. So yun lang po yung update po natin ngayon po. Maraming salamat. Para naman po sa ating weather update, cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Temperature will range from 25.7 degrees Celsius to 31.7 degrees Celsius. May posible rin po tayo magkaroon ng mga flash floods dahil sa moderate to heavy rains. And posible rin magkaroon ng mga light to moderate speed ng hangin. Okay. Sa operational assignment naman, nandito ulit ang ating operation section chief na si Patrick. Good morning po again. So nagtayo tayo ng dalawang staging area. Staging 1 is para do sa sa SAR group. Staging area 2 is para do sa mga evacuate. So sa evacuation group, ang group supervisor si Tanggol Cruz, tapos nandiyan po ba? Yes. Sa SAR group po si Paolo Avellino po, nandiyan po ba? So, ang assignment po ni SAR Group para po dito sa Ridge School, yung mga nawawala pong tao o yung mga natabunan po. And then si Evacuation Group, i-evacuate yung mga families na nawala ng tirahan papunta sa Evacuation Center. Para po sa may mga katanungan, feel free to ask po yung ako po. Maraming salamat, Patrick. Para naman po sa mga safety reminders natin, nandito po ang ating safety officer na si Patrick Corneo. Good morning, everyone. For safety reminders, make sure that responders are wearing appropriate PPE at all times. Maintain situation awareness at all times as well. And be sure to stay hydrated at all times. And familiarize with the entrance and exit. And always remember to be ready to have and operate fire extinguisher in case fire hazard arises. And again, ligtas ang mga alam, be safe always. Thank you. Maraming salamat, safety officer. Para naman po sa ating logistic updates, nandito po ang ating logistic section officer at chief na si Patrick Briones. Oy, good morning everyone. Good. Dito muna tayo sa communication dyan. Kung napapansin nyo dyan, ang radio type natin is VHF. Okay? Ang system is Rizal. Napapansin nyo rin, iba-iba yung channel natin. IMT is for channel 1. Evacuation group is channel 2. SAR group is channel 3. Ginawa natin dito, ang magiging base natin is ang IMT. Okay, para hindi ma-interrupt ang ating mga communication. Okay.
Kung may ipag-coordinate kayo sa ibang group, connect muna tayo sa IMT. And ang IMT ang magbabato ng information sa ibang grupo. And for that matter, medical planuhan. Ito yung mga medical aid station na para sa mga responder natin. Dalawa po sila is, ang una is Rizal Medical, naka-located sa Main Street. Contact person, Dr. Ong. Andiyan na rin po, naka-indicate po ang contact number niya. And ang pangalawa is Rizal Hospital, naka-located sa Southern. Ang contact person dito is si Dr. Miguel San Miguel Go. Andiyan na rin po ang contact number. And next one is Ambulance and Medical Transportation Service. Andiyan po si Ambu number 4. Nakalocate po siya sa ICP. Contact number si Lucifer Lee. Andiyan po si Mr. Lucifer Lee. Andiyan na rin po yung contact number niya. And level of service is basic life support. And next one is hospital. Pangalan ng ating hospital is Rizal General Hospital. Nakalocate po siya sa West Rizal Road. Ang contact person po natin sa Rizal Hospital is si San Miguel Go. Naka-indicate na rin po dyan yung kanyang contact number. Ang travel time natin simula sa ICP hanggang hospital is 15 minutes. And lastly, sa food supply natin is kami na rin po ang mag-attend sa bawat station ninyo. Thank you po. Maraming salamat, Briones. Para naman sa ating financial concerns, nandito po ang ating financial section chief, si Prix Cardinal. Good morning to all. Para sa ating operation na to, ang ating butihing mayor ng Rizal ay nagbigay at naglaan ng budget para sa ating kinakailangan at kakailanganin sa susunod na araw. At ang mga ating kalapit na lugar ay naglagay at nagbigay ng konting tulong para sa ating operation. At ang ating administrasyon ay nais ipaalam sa inyo na kung tayo man ay may naigastos o nailabas na pera, ay huwag mahiyang lumapit sa akin para sa reimbursement. At para naman sa mga responder natin, meron kaming nilaan mga team leader para sa inyong mga grupo. Bawat grupo, meron tayong team leader na kung saan doon kayo makipag-coordinate para sa mga resibo nyo at ang mga team leader nyo ay pupunta sa akin para sa reimbursement. Ang inyong mga resibo ay pwedeng ipasa pagkatapos ng ating operation. At para naman sa ating mga kagamitan, at kagamitang sasakyan, kung ito naman ay mauubusan o nawala ng gasolina at mga kagamitan na nasira, pwedeng ipaalam agad upang may bigyan ng sapat na budget. Ayun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, Briggs. Para naman po sa ating information plan, nandito po ang ating public information officer, si Ms. Mary Jane Pasha. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na makakaroon po tayo ng media briefing sa right side po ng ICP at exactly 11 a.m. Kung may mga updates po o karagdagang informasyon regarding dito sa insidente, mangyari lamang po pagbigay alam lang po sa akin at ako na po ang bahalang mag-relay sa media. At kung may dumating po na mga bagong media, sa akin lamang po makipag-coordinate. Makikita po ang aking contact number sa IAP Directory. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Mary Jane. Para naman sa ating cooperating agencies, nandito po ang ating liaison officer, si Ma'am Annalisa Tongko. Good morning. Any coordination po sa iba't ibang agency at contact number ay sa akin po nakaatas. Sa ngayon po ay continue pa rin tayo nakipag-coordinate sa iba't ibang agency representative para sa kakailangan natin sa area. Sa ngayon po, meron na po tayo CSWD sa ating evacuation area na nagkakantak ng psychological evaluation para sa mga survivor ng karanas ng trauma at child-friendly space para po sa mga bata. Sa ngayon po ay mayroon na po tayong agency na unti-unti na pong nililinis ang ating highway sa ating mga kinukuha na po yung debris or mga waste disposal at mayroon na rin pong ating mga unti-unti na pong inaayos ang ating electric supply and water supply. At sa ngayon po, mayroon na pong nagkakandak ng mga medical volunteer team para po sa mga minor injuries sa ating mga evacuation area. At sa ngayon po, patuloy...
Maraming salamat, Analisa. Para naman po sa closing comments, ang ating incident commander, si Ma'am Noraline Banday. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa inyong agarang pagtugon at sa inyong dedikasyon sa ating operasyon na ito. Nais ko rin pong ipaalala or sabihin sa inyo ang mensahe ng ating mayor, ang ating butihing alkalde, si Mayor Alcantara ng Rizal. Salamat daw po at nandito tayo handang tumulong. Siya rin po ay nakaantabay sa ating operasyon. Alam po natin kung gaano kalaki ang pinsala ng Rizal Earthquake. Gayunpaman, huwag po natin isaalang-alang ang kaligtasan ng bawat isa at ang kaligtasan ng publiko. Yun po ang ating top priority. Huwag po natin 'yon kalilimutan. Uuwi po tayo ng buhay at ligtas sa bawat pamilya natin. Tandaan po, kung sama-sama, kaya po natin 'to. Salamat po. Maraming salamat, Incident Commander. Konting paalala bago tayo magtapos. Magkakaroon ulit tayo ng operational briefing bukas, same time, same venue. Sa kaliwa nyo, meron nakapaskill dyan ng mga pangalan nyo kung saan kayo naka-assign na groups. And pwede na po natin buksan ang ating mga cellphones and radios. Maraming salamat po. Pwede na po kayo pumunta sa mga kanya-kanyang designated rooms para sa inyong breakout meeting. Team Assault! Team Assault!